Isang makapigil hiningang laro nga ang nangyari sa laban ng Pilipinas at Angola. Pero ang masakit ay tayo pa rin ang natalo sa araw na ito. Ano nga ba ang nangyari? Pag-usapan natin yan, pero bago yun, please subscribe at click ang notification bell para wala kang malampasang mga videos natin. This is Doggy Gameplay. Tara! Tinalo tayo ng Angola 81-84. Isang nakakalungkot, nakakapanlumong araw ito para sa ating mga Gilas fans. Hindi ba? Pero ano nga ba sa palagay ninyo ang naging problema ng Gilas Pilipinas? Well, buong torneo naman ay sobrang alat ng 3-point shooting natin. Sa larong ito, 21% lang tayo dyan, 10 out of 46. Buti na nga lamang, nakagawa tayo ng mangilan-ngilan ng 4th quarter, di ba? Salamat kay Pugoy, Bolic and Blatch na may tigda-dalawang tres, Lee na may isa, at syempre si CJ Perez na may tatlong tres. Mga importanteng tres pa yon galing kay Perez, lalo na yung game-tying 3 niya. Siya ang rason kung bakit nag-overtime ang larong iyon. Grabe ang ginawa nito ni Perez nung dulo. Believe na believe ako sa kanya. Walang kaabog-abog na tumira. Sayang nga lang, nung dulo ng 4th quarter, eh may chance pa sana tayong maipanalo ang laro. Ang kaso lang, ay nalimutan ni Perez na paubos na ang game clock. Tingin ko, hindi talaga siya yung planong titira ng game-winning shot, tapos hindi pa open yung papasahan niya dapat. Kaya, naubos yung oras at napwersa na siyang itira at sumablay nga yan. Sayang yun mga Parker, no? Para sa Gilas. Pero, okay lang yan para kay Perez. Naipakita niya naman ang husay niya sa mundo. Si Bolic din ha, 10 points, 4 of 9 sa field that game. Grabe mga bata natin, parang mga veterano na maglaro, di ba? Pero kahit pa nagpakita sila ng potensyal, eh kailangan pa rin nating harapin ang masakit na talo na ito at 0-3 na tayo ngayong 2019 FIBA World Cup. Sayang din yung game-winning shot na Kiefer nung OT, tumira siya ng ganung kalayo pero mga 4 seconds pa ang natitira at yon, sablay. Talo tayo mga Parker sa Angola. Maraming mga Gilas fans ang sinisisa si Kiefer Ravena na kesyo feeling curry, bakaw at kung ano-ano pa sinasabi nila. Well, opinion ko lang to ha. Dun sa game-winning shot niya dapat nung 4th quarter ay talagang napatagal yung bola kay Kiefer. Kaya hindi ko masisisi si Andre kung bakit sumama ang loob niya kay Kiefer nung play na yan at napailing na lang. Biglang umalis na nga lang eh. Nainis talaga si Andre nun, tingin ko. Siyempre si Blatch pa rin ang best player ng ating team, di ba? Hindi ako naninisi mga parga, sinasabi ko lang ang mga nakita ko. Ewan, pero ikaw, anong opinion mo? Komento lamang yan sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Pero hindi lang yan ang kinwestiyon ng mga Gilas fans. Pinansin din nila yung game-winning shot ni Kiefer nung overtime. Ang layo raw kasi at marami pa ang oras na natitira. Well, dito mahirap magsalita mga parker dahil iba ang feeling ng pinapanood mo lang ang laban sa ikaw mismo ang naglalaro, di ba? But yeah, I agree na medyo mahaba pa ang oras nun. 4 to 5 seconds pa ata ang natitira nung itira ni Kiefer. Pero ganun talaga. Kung pumasok yon, baka tuwan-tuwa tayo ngayon. Pero hindi eh. Kaya alam na. Lalo si Kiefer yung tumira. Ang daming galit kay Kiefer ngayon simula pa lang ng World Cup. Kesyo favorite daw ni Coach Cheng. 18 months nagpahinga tapos binababad pa. Well, dyan wala rin ako masasabi mga pare. Pero dun sa huling tira niya, meron. Again, opinion ko lang ito. Napaaga para sa akin yung tira ni Kiefer. Almost 5 seconds pa ang natitira nun nung bitawan niya. Pwede niya pa sanang pasahan ng open na sa CJ Perez sa pagkakataong yan at sapat pa yon para makatira ito. Isa pa ay kay Pugoy. Pwede niya pa rin sanang ipasa yon sa mainit na si Pugoy lalo hindi aware yung dalawang kalaban na may Pugoy rin na bumababa. Pero katulad ng sinabi ko kanina, napakadaling sabihin ng mga yan ngayong tapos na ang laro. Pero ang hirap niyan kapag ikaw mismo ang naglalaro sa pagkakataong yan. Kaya sana ay walang sisihan sa pagkatalo natin ito. Masakit man, pero kailangan nating tanggapin ito. Para sa akin, kailangan na rin palitan si Coach Yang Giao. Again, opinion ko lamang ito na kailangan nang ibalik si Coach Tab after ng World Cup. Siguradong veterano na, especially sa international basketball, alam ang ginagawa niya, vocal na coach in-game at pinapakita ang appreciation sa mga players niya. Hindi ko sinasabing may problema kay Coach Yang Giao. Tingin ko lang ay hindi umepekto ang sistema niya at rotation niya ng mga players. Pero parang ganoon na nga. Diba? I love Coach Yang Giao pero tingin ko kailangan nang ibalik si Coach Tab hanggang 2023 FIBA World Cup. Please like the video kung sang-ayon kayo. Dislike naman kung hindi. Huwag na tayong magsisihan mga parkoy. Saludo pa rin ako dahil nirepresenta nila tayo at ginawa nila ang lahat ng makakaya nila. Pero hindi ko itatanggi na na-disappoint ako ng sobra sa laro. Lahat naman siguro, miski sila, hindi ba? Si Kiefer Ravena nga, naiyak pa eh. Sayang yung pagkakataon. Pero ano, maganda naman yung pinakita namin pero mas kailangan namin para.
wanted to win so bad, especially for coaching, for the whole team. Pero short eh, parang, man, never ako naging emotional sa laro, kilala niyo ako, pero we've been under so much criticism kasi, kaya gusto talaga namin manalo ngayon. Ako, nababasa ko talaga yung mga tinutukoy ni Kiefer. Kesyo, hindi marunong si Coach Yang, hindi pang World Cup, naglaro lang para mag-participate, worst Gilas team ever. Ayan, kita naman na naapektuhan talaga ang mga players natin. Ngayon, alam niyo na kung bakit walang sawa ako nagpapaalala na huwag i-bash ang team. Okay lang naman yung mga constructive criticisms, pero grabe na kasi yung ibang mga comments. Hindi daw magaling si Kiefer pag walang ped, hindi marunong si Kalbo, pinakamahinang Gilas team ever. Tuwang-tuwa yung mga bashers kapag sinasabi nila yon, pero hindi nila alam na nababasa rin pala ito ng mga Gilas players. Masakit yun, yung tipong ginagawa nyo naman lahat ng kaya ninyo tapos sa mga kababayan nyo pa mismo makakakita ng mga masasakit na komento. Diba? Pero, ganun talaga, breaks of the game. I just wanted to win so bad for coaching, pero short lang. Kaya nga kami sobrang lungkot kasi hindi namin napapasaya yung mga kababayan namin. So, lend up man, sorry man. Okay lang yan, Gilas. Okay lang yan, Kif. Tanggapin na lang natin. Ito ang kinalabasan. Kailangan na lang natin ipanalo ang huling dalawang laro natin para may chance man lang tayo kahit napapaano na maglaro sa Olympic qualifying tournaments. Kailangan nating talunin ang Iran at Tunisia at abangan kung matatalo ba yung ibang mga Asian teams sa kanilang mga huling laro. Heads up, Gilas boys. Suporta pa rin kami sa inyo. This is W Gameplay. Thanks for watching. Bye-bye, mga pare. Subscribe.